sa ginawa ni Willie Revillame. Hindi talaga siya nagbago. Ano? Paano kang papasok sa mundo ng politika? Ang ugali mo ay tulad pa rin ng dati. Oh. Barubal, magaspang, bastos. Pamilya ni Daniel Padilla ay may utang sa pamilya ni Captain Bernardo. Marami nagtatanong kung ito ba'y nakabayad na ba o hindi. Ay, for today's video, ang bibida dito ay isang lalaki. Ito ang sistetong si lalaki na kung lahat na lang ng ginagawa ng glam team, kinukontra niya. Sarap na pagbati po sa inyong lahat ng ating mga katsika sa buong mundo. Heto na naman po tayo sa programang Ayon sa Inyo ay pansamantalang pangpatanggal ng kalungkutan, ng stress dahil sa inyong kinaroroonan na malayo sa inyong mga pamilya. Maraming salamat po. Tama, Romel? Tama, kami po ang taya para magbigay ng mga opinyon at usapin ng mga artista. Ay nako, ano naman kaya masasabi dito sa bandang kaliwa ng aking barikutot, well, Del Alvarez. Kahit kaan man kayo solo ng mundo, abot na abot kayo ng mga chika at intriga. Dito lang yan sa loob ng Showbizlandia. Basta may Pilipino. Oo, basta may Pilipino. Kulat siya sa sinabi niya. Basta may Pilipino. Totoo naman po yan eh. At nararamdaman po namin, tumatawid kayo sa amin. Alam po namin ang pinagdadaanan ninyo. At nako, talagang napakaswerte niyo po at nandyan kayo. Meron kayong trabaho. Pero yung kalungkutan, wala pong katapat na kahit magkano. Kaya salamat sa maliit na paraan po itong ating programa ay nakapang-aaliw sa inyo. Siyempre, inyo po ito at atin na rin. At ito ang Showbiz Now Na! Maraming salamat po. Thank you so much. Ayan. Nako, eto. Itong kwentong ito, palagay ko'y matatagalan bago matapos. Ay? Nagsisimula na ngayon at yung katapusan, hihintayin natin kung kailan. Ay, sinama. Ayan. Noon pong nakaraang February 25, ay may binalangkas po na prayer rally sa Cebu City. Dinaluhan po ito ng mga politiko, ng mga kilalang figura sa mundong kinaroroonan nila. Pero kung bakit, ang napansin talaga ng ating mga kababayan na talagang pinupuntirya ngayon ay si Willie Revillame. Hindi maganda ang pagkakapuna sa kanya kasi talagang para daw silang nanonood ng Wawa Will. Ay. Okay lang sana kung ang ginawa niyang programa ay hindi sa prayer rally, di ba? Kaso ito po ay isang pagsusumamo, ika nga natin. Kaya nga, gabi ito ng pagdarasal, ng panghihingi ng tulong para sa ating mundo ng politika. Pero pinagsayaw niya, nakatupis yung kanyang mga dancers, maharot ang mga tugtugin. At hindi lamang po yun. Si Willie po talaga ang tinutudla ngayon ng marami. Ikutin nyo po ang mga vlogs sa YouTube. Wala po kayong makikitang positibong pananaw sa ginawa ni Willie Revillame. Ako na mauuna. Si Willie po ay nag-host at nagsalita po dito sa prayer rally na ito. E ngayon, yung ilaw, hindi po niya nagustuhan. Kasi ang gusto niya gawing madrama yung audience. Walang ilaw, kandila lamang, at ilaw ng telepono ang makikita. Diba? Aba, ang sabi po ba naman ay nag-init na naman ang ulo. Very Willie Revillame. Patayin niyo ilaw dito. Patayin niyo din dito. Hindi niyo pa rin pinatay. Hindi kasi kayo nakikinig eh. Kaya hindi kayo umaasenso. Ay, binyo. At pagkasabi niya noon, ang nakakatawa doon, kaya hindi kayo umaasenso eh. Panginoon, sabi niya, tulungan niya na po, bla bla bla, chuba chuba chuba. Nagdasal siyang bigla. Correct. Na paghilumin ang mga pusong nagagalit. Masarap daw pong matulong ng walang galit sa ating puso. Pero bago po niya sinabi yun, nanakit na siya ng mga tao nagtatrabaho. Yun nga po. Yun nga ang napansin ng karamihan. Kasi dahil sa sinasabi niya, bakit yung ginagawa niya sa sinabi niya, taliwas. Diba? Taliwas. Sabi, walk your talk. Yes. Baliktad yung ano niya. Anong masasabi mo doon? Nako, ito pa naman, di ba papasok pa naman siya sa nalalapit na election sa 2025 na. Tapos yung pa yung ipapakita sa taong bayan, ay ano na lang sasabihin sa taong bayan? Di pag nanalo ka, baka lalo kang magiging barubal.
Ang ganda-ganda pa naman ng speech na maisi lamang ni Attorney Vic Rodriguez. Uh-huh. Ano? Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong mahal. Uh-huh. Tumatawid, talagang seryoso. Pagdating kay Willie, kung ano-ano yung pinagsasasabi niya, no? Alam kaya niya yon? Yun na nga. Bakit parang nasa maliit lang na studio siya, nakaramo o hindi na siya, hindi buong mundo ang nanonood sa kanya? At saka meron siyang binanggit na anim na presidente na po. Ating nakita na walang pagbabago, wala tayong nakita. Mm-hmm. Parang ganon. Akala ko ba hindi sila namumulitika? Oh, o eh bakit ganon ang mga salita niya? Puro galit, tanggalin daw ang galit. Oo. At masarap daw ang pagtulog pagka wala tayong kaaway. Mga ganon. Kaya nga ang daming nagko-comment sa kanya. Prayer rally ang inis. Gabay, nang ihingi ng gabay para yung kanilang tatahaking ano, hindi grupo, talaga diba? Siya nagbago. Ano? Paano kang papasok sa mundo ng politika? Ang ugali mo ay tulad pa rin ng dati. Oh. Sorry po sa termino, pero barubal, magaspang, bastos. Mm-hmm. Yun ang totoo doon. Nakakalungkot lang. Pagalitan mo ang mga tao na nagtatrabaho. Mm-hmm. Na hindi kasi kayo nakikinig eh, kaya wala kayong pag-asenso. Pasalamat nga siya, umasenso siya sa buhay eh. Oh. Diba? Baka siguro ang feeling niya kasi akala niya sure niya yun. Baka. Kaya siyempre kung makamando siya, ganun na lang. Na nga. Kaya ang sabi ng mga kaibigan nating vloggers, di ba? Mm-hmm. Lalo na yung mga TVJ defenders. Ay, Putik! Sabi nila, hindi lang sila makapagsalita ng masakit talaga. Putik! Ginawang wawawin. Isipin mo, prayer rally, pagsasayawin mo yung mga babae na nakatupis na maharot na maharot ang tugtog. Pagkatapos mayroon pa siyang umalis ka dyan, umalis ka dyan. Na mali ng pili sa'yo, naka-bracelet ka pa, naka-pulseras ka pa. Diba? At ano yung ginawa niya sa iyong kaibigan? Ay, oo. Si Bubsy. Sabi niya, tanggal kasi sobri yan. Tagal-tagal eh. Tagal-tagal. Tanggalin mo na yan. Ibigay yung cellphone. Diba sa sabi ko, tanggalin na yan. Tanggalin yan. Mm-hmm. Kasual na kasual na. Ang dami-daming nanonood. Nasa isang pampublikong lugar ka at ang inaasal mo ay yung katulad pa rin ng dati. Anong kapinuhan ng salita ang maaasahan mo mula sa ating mga kababayan? Naku, talagang isa lang ang sinabi nila. Ano na ba nangyari? Nung palang ano, nung kandidatura ni PBBM, sila Randy Balaguer, saksing-saksi. Paano siya naging barubal sa backstage, di ba? Yung dito nangyari sa MOA. Live delegation eh. At saka yung backstage, yun ang hindi natin nakita. Talagang nakita nila kung gano'ng kagaspang, di ba? Na kapag hindi nasusunod yung gusto niya, sumisigaw siya talaga, nag-uuminit ang ulo. Hindi ka po pwedeng lumahok sa politika kung ganyan ang ugali mo. Sabi mo, tuloy na, gustong-gusto mong makapagserbisyo sa ating mga kababayan. Maganda yun. Ano pa yung sinabi niya nung gabi, nung prayer rally, ang mahalaga, tumulong tayo sa ating kapwa. Di ba? Malinis ang puso, ang kailangan natin pairalin. Yung matutulog ka sa gabi, kasama mo ang pamilya mo. Na paglabas mo ng bahay, paglabas mo ng pinto, ay walang nagagalit sa'yo. Tapos kung ano-ano na yung mga pinagsasasabi niya, na para bang sa pakiwari ng publiko, hindi niya alam kung ano. Kung ano yung mga pinagsasasabi niya. At saka ang pinuntahan niya, prayer rally yun. Mm-hmm. Kung sa ano pa yun, pasasalamat sana yun. Mm-hmm. Kasi, February 25 yun eh, people's power yun eh. People power. Oo, ay sa kanya, ano ba? Siguro ba, siguro pag-akyat niya. Sabi niya, direct, pwede ba top shot? Ay, diba? Top shot kung nga kami. Di ba, maganda? Maganda-ganda. Gusto mong gawing melodramatic yung eksena. Pero pwede mo namang sabihin na, pwede bang pakipatay natin ang ilaw sa kanan? Oo nga. Mga light men, pwede bang pakipatay sa bandang kaliwa? Pwede ba nating gagawin ilaw? Dito ay patayin at ang magiging ilaw lang natin, yung mga kandila. Sige, mag-ano na kayo? Sabi pa niyo sa kandila, ano? Mag-ano na kayo? Sige. Sabi niyang ganon. Tapos, saka ilaw ng cellphone niyo, iyan niyo na, ganon. O, di ba kaganda? Sabi niya, paano gaganda? Meron na siyang inasintang mga nag-iilaw. Isipin mo na lang ang pakiramdam nung habang kinokorek niya, tinuturuan niya sa microphone yung mga taong. Hindi ba sa, natetense din yun kasi syempre, hindi naman nakakasama yun. Sabi pa niya, pagkatapos nung kanyang litanya na siya lang yata ang nakakaunawa, linisin to, walisan to, madulas to. Sabi niya ganon. Mga ganon. Kaya nga, alam mo ano, mapagbiro talaga ang kapalaran. Napaka-fleeting talaga ng popularidad. Dati sikat na sikat na sikat si Willie Revillame. Inaabangan ang kanyang mga programa ng ating mga kababayan. Dahil in fairness, totoo namang nakatutulong siya. Ay, yes. Pero kita mo na may nangyari nung gabi ng prayer rally. Wala eh. Hindi pa rin siya pinag
pagbago ng panahon, kung ano ang talas ng dila niya na namamahiya siya ng kanyang mga katrabaho. Ganun pa rin siya hanggang ngayon at may plano kang pumasok sa mundo ng politika na ang hihingin na katangian sa mga politiko na tulad mo na nagkukunwari ay magandang asal. Oo, diba? Naman. No, sana natapos yung gabing yan, mapanood niya ito sa na mabago niya. Mm-hmm. Diba? Nang mapanood hindi niya naman ito, siya ay, nakikinig. Yun lang. Kahit sino naman ay, naman mangaral sa kanya, hindi naman. At totoo, nababalik na ang programa niya. Wala nga lang siyang istasyon. Ay, kaya, oh, saan wala mapapanood? Wala. Diba? Wala. Oh. Magsa-social media na naman siya. Social media. Kasi alam ko, dahil may nagpaalam sa akin na isa niyang inoferan na napaka marespeto at sinabing kabuhayan naman ng pamilya ito. No. Sabi niya, tatanggapin ko nanay, pero walang personalan, trabaho lang. Ayan. Maraming salamat sa iyo na nagpaalam at nagpasintabi at bumusina. Alam mo, nakakaawa si Willie Revillameno. Nung gabing yon, ang tawag sa akin, ang mga text messages, talagang hindi mo mapipigil. Grabe. Sunod-sunod talaga. Mm-hmm. Siguro, napanood mo ba? Napanood mo ba yung kanyang talumpati? Hindi ko napanood, nabasa ko lang yung mga hanap tayo niya. Tayo napanood kasi natin eh, no? Kaya talagang, naku, grabe po. Bakit kasi inimbita pa siya doon? At saka dapat kasi, dapat bago siya lumabas, eto po yung gagawin niyo, sir, hanggang dito po, ganito lang po, parito po, diba? Ay, para, hindi makitinig yun. Yun na nga. Mm-hmm. Kasi may director naman yun, for sure. Kaya nga, pero sa ginawa niya, nag-ano siya eh, tinaob niya yung director. Oh, tapos, sabi pa nila, hindi po kami namumuliti ka dito. Eh, anong ginawa ni Attorney Harry Roque? Di ba? Na si Willie, lahat pinakialaman. Oh. Talagang gatong kong gatong ang ginawa niya. Doon sa mga nagdaan daw na pangulo na wala namang nangyari. Oh, diba? Nakalungkot. At dalawa sila ni Attorney Harry Roque na nangako na ang bigas ay magiging 20 pesos. Mga ganon. Paano yan? Natapasok siya sa politika, tatakbo siya sa politika, sa pagkasenador. Bakit wala siya sa Sarbi? Wala ba sa Sarbi? Wala. Sarbi. Wala siya. Wala mataas siya sa Sarbi. Ay, wala. Oh. Yung tinadala sa akin, alam mo ang number one doon si, dating President Duterte. Duterte. Tapos yung pangalawa si Kuya Raffy. Tolpo. Senator Raffy Tolpo. Tapos nagulat nga ako, nakapasok si Pia Cayetano, si Senator. Bakit magaling naman si Senator Pia Cayetano? Tapos yung si Bongo. Kasi re-election ni sila eh. Sila ni Bongo. In fairness, ang dami rin natutuwa ni Senator Bongo. Mm-hmm. At ito na, hold yung kanyang libreng gamon. At saka mababang loob. Hold your breath. Sino? Naku. Sino pa? Sino yan? Ano kung di nakalagay. Ano hold your breath. Hold your breath. Nakalagay yan. Hold tayo ng breath. Francisco Dumaguso. Oh. Alam mo, malakas talaga sa masa si dating Mayor Isko Moreno. Alam mo, maliit lang ang nakapupuwing. Huwag nating maliitin ang tulad ni Isko Moreno. Malakas talaga ang kaway niya sa publiko. Sumayaw lang siya ng Lying inside you hold me. Kumakanta niyo. Sa ibabaw ng track yun ah. And I'm dying inside to hold you. Huwag nating maliitin. Kasi nakapagtanim na to eh. Ako sa bagay. Namumunga na to. Mamimitas na lang. Correct. At napapanood mo na siya linggo-linggo, araw-araw. Araw-araw, pero palagay ko, iwanan niya talaga yon. Dahil hindi na siya naniniwala na tahanang pinakamasaya yon. Ay, oo. Diba? Kasi siguro, bago naman, matatapos na rin siguro. Matatapos na. Ano pa? Ay, si Senador Bato. De La Rosa. De La Rosa. Okay. Sino pa? Tapos, hindi pa siya alam na alam niya yung mga numero. Niya. At saka alam mo ako, i-fast forward ko, ang number 12, alam mo sino? Sino? Naku, dito kayo magugulat. Minsan lang siya nagsalita. Ay, pero naka-number 12 siya. Ano kawa ka? Alam, sino? Si Kuya Ben Tolpo. Diba, minsan lang siya nagsalita? Diba? Hello. Samantala si Kuya Willie nung ano pa yun. Sa puro Tulfo ang kakandidato sa Senado. Tatlo, may Erwin pa. May Erwin Tulfo pa tayo. May ayan Senator Raffy Tulfo. May Ben Tulfo pa. Nako, merong isang lawyer na mag-iinit ang ulo niyan. Diba? Ayaw na ayaw niya ng dynasty. Oo. Diba? Mga Tulfo ire. Oo. Diba? Paano na yan?
O, diba? Pero alam mo si Kuya Vin, tinignan ko wala talaga yung pangalan niya eh. Baka kaya maingat. So number 12 talaga si Bitchel. This is Bitchel. Tinalo niya. Kaya baka maingat ang ulo. Oo. Di ba si Ching Bautista Silverio, sabi niya, siguro nauubos na talaga yung pera nito kaya ang init-init ng ulo. Ganun. Sayang lang. Hindi, tsaka hindi maganda na ipamarali mo ang ugali mong ganun sa harap ng publiko na umaasa na sa kanilang pagsulat sa balota ay tamang tao ang ilalagay nilang pangalan. Paano mong ano yan? Oh, hindi kasi kayo nakikinig eh. Kaya hindi kayo umaasenso. Asus! Ay, go! Mario, yung parinikaw, hindi ka pa rin natuto. Talagang pinagbago ka na ng panahon. Kaya naman, huwag ka nasasaktan kapag pinupulaan ka dahil ito ay para sa ikabubuti mo rin. Ayun. Tama. Diba? Yun lang yun. Pero ang magaspang talaga, magaspang. Diba? Mahirap, mahirap ng turuan ng mga bagong tricks ang matanda ng aso. Diba? Ano sa English yun? Don't touch the dog when barking. Tama ba yun? Pwede na yun. Pwede na. Pwede na yun. Old dogs, new tricks. Yon. Okay. At ano ang gusto mong piyesang ihandog kay Willie Revillame? Ay, kakantaan ko siya ng gustong-gusto niya. Ayan. Okay. Ano ba yan? Ano kayang kanta ito? Wise man see falling the hollow view. Falling in love yan eh. But I can't help falling in love with you. Dapat swak dun sa pinag-ugali niya. Dapat yun ang kanta mo dun. Oh, ano? Kakantaan ko na lang siya ng ano. Kakantaan ko na lang siya ng fame. I gonna live forever. I gonna wait for this day of fame. Sirin ka. Fame. I'm gonna live forever. Alala ko si Gretchen. I'm gonna learn how to fly high. Okay, yeah. Bumagsak yan yung fame, diba? Nawala yung fame, diba? Yung sa pelikula na yun. Oo, nawalis. Nawalis. Kaya ganyan siya. Ayun, nawalis na. Nawalis yung fame niya. Wala talaga. Alam ko, magagalit siya. At sasabihin, hinanapan nyo na naman ako ng mali. Ay. Wala ka namang ginagawa kasing tama. Kaya ikaw yung pinapansin. Ngayon, kung gusto mo makilala bilang ganyan ka, karude o ka-gaspang na personalidad, hala ka. Diba? Yun lang yun. Sa amin ay paalala. Tama. Paalala. Paalala na po pwede mong pakinggan. Mm-mm. At pwede mo rin naman deadmine. Pero ang magsasuffer sa bandang dulo, ikaw pa rin. Yeah. Kasi hindi ganyan ang technique pagka tumatakbo ka sa bus. Siyempre, kukunin mo yung simpatiya dapat ng tao, hindi mo gagalitin mo yung tao, di ba? Mm-hmm. Pagkagalitan mo yun, siyempre, lalo magagalit sa'yo. Kaya tuloy, wala ka sa sorbet tuloy, di ba? Sa sorbet. Oo, sorbet. Wala siya. Sa sorbetis. Sorbetis. Akala ko ba mataas daw siya sa survey? Wala! Tinadalo sa akin ni John Rex Q yun eh, yung talagang diretso eh. Nagulat nga ako bakit... Ayun, legit yan ha? Legit yun! Yung latest. Okay! Ito naman, pangalawa naman nating topic. Ikaw ang mag-introduce nito. Gusto ko itawid mo sa kanilang lahat kung anong isyong kinapapalooban ngayon ito. Alam mo, ito yung pangalawa nating isyong ito. Nakakaloka. Marami nag-aantay nito at marami nagtatanong kung talaga bang totoo itong kwentong ito na ang pamilya ni Daniel Padilla ay may utang sa pamilya ni Captain Bernardo. Kaya hanggang ngayon, marami nagtatanong kung ito ba'y nakabayad na ba o hindi. Ano sa palagay mo? Ay, sa palagay ko, hindi pa nakakabayad kasi hindi pa nabebenta yung bahay. Yung bahay na nila, matagal na nila kasing ipinost yun sa buy and sell, di ba? Linawin po natin, dalawa po ang bahay dito sa Doña Petrona Subdivision. Doña Petrona. Ang isa po ay kay Daniel Padilla at ang isa ay sa kanyang ina na si Carla Estrada. Mm-hmm. Yun pong bahay ni Daniel, 3 floors po yun. May swimming pool. Yung kay Carla, 2 floors, walang swimming pool. 400 square meters to 500 siguro yung kay Daniel, kay Carla, mga 300 square meters. Yun po yung dalawang bahay na sinasabing ibebenta. Uy, yun. Dalawa? Dalawa agad. Pero nakakapagtaka, ba't hindi mabenta-benta? Eh, bahay ng artista yun, ha? May palagay ako na ano lang yun, palutang. Ay? Oo. Palagay ko palutang lang yun. Hindi, alam mo ako, nakapunta na doon, sa lugar na yun. Di ba, pagpasok mo kasi nandito. Illegal.
Settlers. Settlers. So, pagpasok mo doon bago ka makapunta, na kung si Daniel nga kung saan pa, doon siya nakabangga dati. Nang, binangga ng sasakyanan ng isang tricycle driver. Hindi niya pinagbayad. Hindi niya pinagbayad. Kasi nga, yung masikip ang daan, tapos kabila pa yung mga mga illegal settlers. Doon. Kaya, pero ang ganda ng subdivision. Ay, ang ganda. Maganda siya. Nagulat nga ako kasi pag ganun mo doon sa may mga illegal settlers, doon pag may napakaganda na ano, subdivision. Na lugar na yun. Oh. Ay, ganda-ganda ng gate. Naganda ng lugar. Yun lang sa labas lang, sa bukana lang. Sa bukana lang. Sa gilid, sa mga gilid. Yun, dalawa po yung bahay na yan na inaasintang ibebenta nga. Eh, kaso nga hanggang ngayon naman eh, parang drawing lang naman, di ba? Pati yung sinabi ni Direk Daryl Yap na mahanap si Carla ng bahay dito sa South. Sa South. Mm-hmm. Wala naman pala yun eh. Hindi rin naman pala totoo yung Ernest Money. Wala rin. So, ano drawing nga pala yun? Ang problema ngayon, paano na yung sinasabing utang ni Carla Estrada at ni Daniel sa pamilya Bernardo. So, ibig sabihin, wala pa silang... Wala pang nagagalaw. Wala pang nagagalaw. Hindi pa kung magkano man po yung totoong utang. Hindi po sinabi ng aming source, pero ang mahalaga ay meron. Mm. Meron. Oo. At yung pinagagawang bahay ni Catherine Bernardo, yung overlooking, alam naman natin kung saan yun. Pero hindi muna natin ituturo. Dahil kung sila nga, hindi nila sinasabi sa mga vlogs, di ba? At sa interview, kung saan yun. Pero dyan pa rin yan. Panorte pa rin yan. Magkakalapit lang yan. Magkakalapit lang. At napakaganda ng lugar. Talagang yun yung dream house ni Catherine para sa kanyang pamilya. Sana naman ano, sana naman matapos na ito. Dahil mukhang itong si, ano talaga, kaya tinapos na yung pagbabalikan, di ba? Oo, si Katrina naka-move on na talaga, makikita mong nag-ini-enjoy niya being single. Palagay mo, magkano yung binibenta? 50 million 50 daw. 50 million yung nakalagay kasi doon sa ano eh. Naman. Napakamahal doon sa lugar. Sa lugar na yun, so, parang kung ako may 50 million, hindi ko bibilhin yun. Eh kung wala akong 50 million? Ay, hindi nga, lalo hindi sumabang. So, anong gusto mong sabihin kay Carla at kay Daniel? To Daniel and Carla Estrada, you just looking backward because there are so many people that wants to hire you. Ano hire you? Ano? Looking backward, tapos hire you? Ano ba? There's so many people that he wants to... Anong that he wants? Ano? Si, Tagalogin ba? Sige. To Daniel Padilla and Carla Estrada, lumingon naman kayo sa mga taong inyong pinag-uutangan. Kasi marami na talaga ang mga, kung ano-anong mga lumalabas na kwento. So, talaga, kaya looking back, hindi forward, sabi pa niya. Looking back. Okay. Tumingon sa likod. Ano pa? O, tapos? Kaya, siguro eh, ano nyo naman yung, kung ano man yung mga, tawag ba dito? Pagkakautang nyo. Ay, siguro kahit hindi nyo bayaran, batiin nyo na lang muna yung mga taong pinag-uutang. Ay, alam mo, tama yun. Oo, sabi nga, di ba? Kapag may utang ka at marunong kang makaalala at humingi ng dispensa, parang nakabayad ka na rin. Yun ang pinakamahalaga. Pero kapag ka deadma ka at parang maniwala lang na parabang ikaw pa ang dapat tanawan ng utang na loob ng pinagkakautangan mo, doon nagkakatalo. Ayun, kaya ayun, siya pinag-uusapan. Diba? Oo, hanggang ngayon nakakalkal yung kwento, di ba? Yun. Oh. So, kailangan, ano, Carla, kausapin mo naman yung mga taong ito. Kahit total. Di ba, pag may utang ka, mag-say ka lang, hello, hi, o mag... Hindi yung lalapit ka lang sa tao pag may kailangan ka ulit. Di ba? Pero kapag wala kang kailangan, dididmahin mo. O, katulad ni... Sino ba kasi si Pera? Asawa ni Pero. Ni Pero. Diba? Ay nako, magpasalamat na tayo ng mula sa puso sa ating mga taga-subaybay na hindi pinagbabago ng panahon ng suporta sa atin. Siyempre, dumating na po dito sina Tito Manny Garcia at Tita Norski kasama ang kanilang anak at apo mula sa Hawaii. Nagbakasyon sila. Welcome back! Susunod? Iron Lian ng Qatar. Okay. Miss Knox ng Belgium. Pronagay Real ng San Francisco. Ay, sino lumalig yun? Barcelona. Barcelona, USA. Walang panahon sa
US ang Barcelona. Barcelona. Ginawa pang pelikula ni Catherine at ni Daniel yan, Barcelona sa Spain. Barcelona, Spain pala. Okay. Judy's Doctor Channel. Ay, ng USA. Ayan, tama yan. Mm-hmm. Judy's Doctor Channel, lumumalig, sinabi na natin, San Francisco. And of course, ang presidente po ng Tingalingaling Angels, of course, nag-iisa lang siya. Wating-wating ng UK. At si Bao, hello. Yeah. Ayan. Rhea Reyes, naku anak, bitin na bitin naman ang ating pagsasama. Hindi bale, marami pang pagkakataon. Maraming salamat. Herminia Carrion. Uh-huh. Rene and Roma de Leon, Ferdy and Jojo de Leon, mga pinakamamahal kong pamangkin. Mag-iingat kayo, mga anak. Loida Saginsin. Mm-hmm. Antonio Anlalin Limos. Na Philip and Bernadette Escanio ng Liverpool, England. Sino ang musikerong mula sa Liverpool, England? Ay, sikat na sikat. Walang papalit kahit ano pang ira ang pag-usapan natin. Parang Tito Vic and Joey, ano man ang gawin, sila pa rin ang number one. At yan ay talagang nasa kasaysayan na ng mundo ng politika. Di walang iba kundi yung kumanta ng Chiquitita, yung Aba. Proud na proud na. Mga taga-Sweden yun eh. Oh, ah, let it be. Let it be. Let it be. Ayun. Liverpool, England. The Beatles, of course. Opong and Merlin. Na mahal natin. Of course, ang rampadorang reyna po ng Sydney, Catherine Amos, Tito Jerry and Kenzo Bongbong. At syempre, Cherry Bacchus of EWB La America in Bangkok. Ninang Flore Estrada. At isa pa, Ninang. I'm the most Ninang of all time. Ay, nakalimutan ka pa. Let-let ko kabo. Ay, let-let ko kabo. Ninang let-let ko kabo. Anong waiting mo? Ninang let-let ko kabo. At I'm the most generous Ninang of all time. Dunya Lilichua. Ayaw. Uy, may nakakamiss. Ayaw. Ano yung... Wala nila nagsabi, ba't wala na doon? Oo, hinahanap nila talaga yung Tapos may umuulan pa na dollar. Ganon. Kung may umuulan na dollar, magkano eh, sa may pinaulanan ka na ba? Wala pa nga eh. Okay, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Nako, eto na. Sino ang magbabato? Nako, eto na nga. Ako nga magbabato ng ating blind item. Ay? For today's video, ang bibida rito ay isang lalaki. Lalaking personality. Oo, sikat. Nako, man of the hour. Ay, controversial. Controversial. Sandali, bago ko magsimula, narinig mo na ba nagsalita si Mike Nava? Ngayong araw na ito. Ay, hindi pa. Hindi. Magilo ka nga, Mike. Direkto, ma, yung kapatid mo, ha. Hindi ko alam kung pinutulan nyo ng dila. O ano man, ha. Naghahalakak na kami dito, si Mike talaga. Waling! Okay. Oh, ano na? So, eto na nga ating blind item. Na sinabi ko, talagang ito naman nahalungkat na dati-dati hindi naman ito lumalabas. Pero dahil sa naganap na kalang hiwalayan, ay, lumabas na ang mga ugaling hindi inaasahan. Okay. Ay, naku, katulad na? Katulad na. Eto lalo na. Pag may show sila sa abroad. Abroad? Oo, sa abroading. Eto na lumalabas ang pakanyang pagkabita-pita, pakailamero. Kasi, syempre, yung kasama niyang babae, merong glam team yun na nag-aalaga. Kasi, kadalasan, hindi na nagdadala pa, sabi ng producer, kami nang bahala dito. Oo, para hindi na ipapamasahihan pa sa seroplano. Magastos. Oo, kaya pag dumarating doon, eto na. Syempre, bibihisan, aayusan. Eto ang sistetong si lalaki na kung lahat na lang ng ginagawa ng glam team, kinukontra niya. Ay, ang buhok. Pag kinulot, wag ganyan. Ayoko ng kulot. Ay, parang siya kinukulot. Oo. Ang lipstick, ang kulay. Ayoko niyang kulay na yan. Ano? Walang freedom. Ang eyeshadow, bawasan. Mga gano'n. Ang damit, ayoko niyan. Paano yung mga blush? Oh. Ayun, pinakikialaman lahat nitong si lalaki. Kaya itong pobreng glam team, syempre, naiinis. Oo, at saka nai-intimidate na ano ba, parang mali lahat ng ginagawa namin. Kulang lang sabi, di ikaw na. Ikaw na. Makeup sa kanya. Ganon. Bakit ganon ang attitude nitong lalaki? Dahil basa, nai-insecure siya pag lumabas na yung babae. Kasi alam naman natin, pag lumalabas yung babae, napalakpakan. Totoo. Mm-hmm. At kahit hanggang ngayon sa kwento nila, ang babae talaga positive. Positive. Tama.
Eto na yun. Ano ba yan? Mag-makeup, ayaw niya. Ayaw niya yung buhok. Damit, ayaw niya. Sapatos, ayaw niya. So, ano lang gagawin ng glam team? Why? Oh. Yun ang bulong-bulungan. Ang tuloy, ang pagbubulong-bulungan ng mga glam team, ang epal-epal pala. Oh, very apps. Oh, epal daw, epal. Overprotective naman. Correct. Hindi, overactive. OA. Kasi glam team ang nakakaalam ko ano ang babagay sa makeup at hairdo ng artista, pati ang damit. Ginagawa ng glam team ito, hindi para gumanda yung tao. Gumanda ito, paningin ng lahat, hindi paningin niya lang. Ay, tama. Diba? Ay, naku, bigyan mo nga kami si Tito Manny Garcia, tatawag na, naray, sino ba ito? Oo nga. Ay, nako, kung si babae nagpupunta saan, sa ibang bansa, nako, ito nagpunta rin sa ibang bansa. Ay, parang teka lang. Ito ba yung kumain dun sa ibang bansa, sa isang, kariton? Ito, para hindi tayo maligaw. Nagpunta rito, diyan, nag-swimming-swimming. Why? Nag-concert-concert. Diba naloka ka? Sa ganung kaliit na ano, dun lang siya nagkakakanta. At nag-alis ng salamin. Nag-alis ng salamin. Magbigay ka nga ng clue tungkol dito sa pakialam, merong ma-epal na yung actor na ito. Basta ito siya masyadong controversial sa isang... Basta pag may isang babae na dumidikit sa kanya, controversial ka agad. Ay? Sinasabi ka agad na, ay, karelasyon niya na naman yun. Pero? Pero hindi naman pala. Ano, ba't ba sila nag-break nung girl? Eh, hindi naman pala. Hindi. Hindi ba totoo? Hindi ba totoo? At hindi ba sabi? Hindi ba hindi totoo? Kasi di ba yung bumitiw na naman sa kanyang paghawak sa pader. Hindi ba yung yung na-link sa kanya, di ba nagsabi naman na hindi totoo? Na kahit text nga hindi yan sinasagot, di ba yung mga text? O, ibang clue na lang para hindi ka naguguluhan. Ay di, anoy natin ako. Inaano niya lang to sa isang aso Di ba? May aso siya. Ano ang pangalan ng aso? Ano ang aso? Winter, spring, summer, or fall. All you have to do is over. Or, you've got a friend yun. You've got a friend. Ole. Winter, spring, summer, or fall. All you have to do is over. It's and gone. I think that yes, you, I will. You've got a friend. Oh. Ganyan yung siya. Ganyan yung... Uy, pero wala na siyang friends. Ano ba tatawa? They left the house. They left the house na. Oh, isang matindi pa. Isang matindi pa. Tungkol sa kanyang nanay. Nako! Alam mo, male personality, harapin niyo muna yung mga problema dumarating sa inyo. Huwag mo na idama yun, yung utang. Ito ka lang sa nanay. Aanin mo ang mansyon kung... Aanin mo mansyon kung hunyango ang nakatira. Walang rhyme. Aanin mo yung mansyon kung puro pusun. Ayan po mga kachika, I'm sure wala nang mauupo sa inyo sa row 4. Nakatabi ang mabahong basarahan at walang electric fan. Yun, di ba naman? Ay nako, ano dapat gawin? Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share. At pakisama na rin po ang Rommel Chica Vlogs ko. Salamat. Congrats at direct Beverly Verhel. Mahal ka namin kesa sa alam mo lang talaga. Mag-iingat ka sa Toronto, Canada. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At direct Beverly Burrell, samahan nyo mo ako sa pagsabi ng please don't skip. At syempre, suportahan nyo ang aming Showbiz Now na official, ito yung TikTok. Ayan. Nako, maraming salamat na naman po sa ating tipanan, sa ating kwentuhan, chikahan at lahat-lahat na. Sana po naibsan ang inyong kalungkutan, mga OFW nating kababayan, sa aming munting handog sa inyo. Siyempre po, itong inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. I'm gonna live forever.